year po. Amen. Actually, medyo yung malat ko po mula nung Friday ay hanggang ngayon nandito pa. Pero yun nga po, wala makakahal lang sa atin, sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sapagkat lagi po mabuti ang Diyos, lagi po siyang tapat. And He deserves praises and worship, ano man ang ating sitwasyon. Amen po ba? Doon nga po mas lalong nasusukat sa atin yung katapatan natin, kung gaano ba talaga tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa ating Panginoon na napakabuti. Siguro po kanina na-observe nyo habang tayo po ay nag-aawitan, most of the songs were songs of offering. Or kung di man offering o pagkukumit ng buhay, ay sapagkat yun po yung ating gagawin sa araw na ito, it is but fitting na ngayon pong huling linggo, huling araw ng taong 2023, ay marapat lamang po na gawin po natin itong pagkakataon para po sama-sama po nating maialay muli sa Panginoon ang ating mga buhay at hingin natin ang kanyang patuloy na pagsama sa bawat isa sa atin. Okay po ba yon? Amen. Kaya ngayon pong umaga para po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Hukom or Judges. Hukom chapter 7 verses 1 hanggang 7. At taanyayahan ko po kayo muli na magsitayo at tayo po isama-samang magbibigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabayan niyo po uli ako sa pagbasa natin ng salita ng Panginoon. Amen. Handa na po sa pagbasa ng salita ng Diyos? Amen. Praise God. Sabay-sabay po natin bisahin. Kinabukasan, maagang lumakad si Jerubbaal o si Gideon at ang kanyang mga tauhan. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala, ang mga Madyanita ay nasa gawing hilaga sa kapatagan sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, napakarami ng kasama mo. Baka akalain nilang nalupig nila ang mga Madyanita nang di dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa kanila na lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000. Ang natira ay 10,000 lamang. Sinabi uli ni Yahweh kay Gideon, marami pang natira. Isama mo sila sa tabi ng batis. Doon ko sasabihin kung sino ang isasama mo at kung sino ang hindi. Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. At pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng sasalok ng tubig sa pamamagitan ng kanilang mga palad at iinom na parang aso. Gayun din ang mga luluhod sa pag-inom. Ang sumalok ng tubig upang uminom ay 300 lamang at yaong iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo sa paglaban sa mga Madyanita. Pauwiin mo na yaong iba. Tayo po'y sandaling manalangin. Muli o Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat tunay nga po, Ama, na kapag kakasama ka namin, ang lahat po ng aming gagawin, O Diyos, lahat po ng aming mga tahakin, nakatitiyak po kami ng katagumpayan. Kaya muli po namin inihingi ang iyong pagsama, Panginoon, sa bawat isa sa amin para po sa taong 2024. At dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na matagpuan mo ng bawat isa sa amin ay iniaalay po ang aming sarili para exclusively ikaw lamang ang gumamit, Panginoon, for your glory. Naririto po kami, Panginoon, na offer po namin sa iyo ang sandaling ito. Speak to us, Lord God. And hayaan mo, Panginoon, na mula sa araw na ito, Panginoon, I pray, Lord, sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, Lord God, hayaan mo na sa pamamagitan ng iyong salita ay mahayag, Panginoon, ang pananampalataya, for it is by hearing that faith comes, Lord God. Kaya sa oras pong ito, Lord, I pray for the birthing of faith, Lord God, sa iyong mga anak upang patuloy, Panginoon, na panghawakan, O Diyos, ang iyong presensya sa kanilang mga buhay upang nandoon lagi ang katagumpayan namin sa anumang aming gawain. Lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. Everybody shout aloud, Amen.
Amen. Makakapuna po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong tema para po sa Sunday na ito ay be consistently committed to your God-given calling. Bawat isa po sa atin ay mayroon pong mga, may pagtawag ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May pinapagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero ang ultimatum po nito, yung pinaka-ultimate na calling ng Lord sa bawat isa sa atin ay yung calling for Christ-likeness. Kaya kung magkakaiba man ang ating mga ginagawa, sa ministry man yan, sa pamilya man yan, sa trabaho man yan, may iba-iba tayong calling. Pero bilang mga anak ng Diyos, lahat po tayo ay nagkakaisa pare-pareho na ang layunin po ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung bakit po niya tayo tinawag, ay upang maging kalarawan po tayo ng ating Panginoong Jesus na tumawag po sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung yun po ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, napakahalaga po na mula doon sa calling na yun ng Diyos, ay matagpuan po ang bawat isa sa atin na hindi lamang basta committed, kundi talagang maging consistently committed to God's calling in our lives. It's not enough po na meron po tayong commitment. Mabuti po ang commitment, pero higit po na mabuti ang maging consistent sa iyong commitment, sapagkat kapag ka ikaw ay consistent sa iyong commitment sa Diyos, talagang kahit anong sitwasyon, yan ang ipupurso mo. Kasi committed ka talaga eh. At gusto mo na yung commitment mo na yon ay talagang magawa mo, maganap mo sa iyong buhay. Eh pag sinabi po natin consistently committed to your calling, ang tinutukoy po natin dito is being committed hindi lang ngayon, tapos bukas ay hindi na. Pag sinabi natin consistently committed, ang sinasabi po natin dyan ay sa lahat ng sitwasyon, anuman ang kalagayan mo, hindi lang when you feel convenient, kaya committed ka sa Lord. Hindi po ganun ang pinag-uusapan natin dito. Pag sinabing be consistently committed, kahit na parang very inconvenient, uncomfortable ang sumunod sa Panginoon, still, because you are committed to your God's given calling, gagawin mo pa rin ito. Amen po ba? So be consistently committed to your calling. Now, bakit po mahalaga na hindi lamang tayo basta committed, kundi talagang consistent sa ating commitment sa pagganap sa kalooban ng Panginoon? Bakit ito mahalaga? Bakit dapat natin itong bigyan ng pansin sa ating mga buhay? Well, mahalaga po ito sapagkat nakita ko po, may mga tao po, mga believers din po, marami po, na makikita natin itong mga taong ito ay meron po silang mga commitment na ganapin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Pero yun nga lang po, dahil inconsistent sila doon sa commitment nila sa Panginoon, ano po ang nangyayari? They give up too soon. Yung iba po, dahil nga po hindi consistent doon sa kanilang commitment sa Panginoon, makikita mo na wala na. O kaya naman, dahil hindi nga consistent sa commitment sa Panginoon, nung una, andun yung alab. Pero later on, tinatamad na. Why? Kasi hindi nga po consistent doon sa commitment para mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit sa araw pong ito, gusto ko po na makita natin mula sa buhay ni Gideon at kasama na din po yung 300 soldiers na tinawag ng Diyos upang iligtas at pangunahan ang Israel. So po makita natin sa buhay ni Gideon kasama ng 300 soldiers of God yung consistency ng kanilang commitment to do the will of God in their lives. Alam ko na alam natin, ako nung bata po ako, Gideon, yung story ni Gideon ay talagang isa sa gustong-gusto kong mapakinggan noon. Kasi nga, hindi dahil sa dami, kundi dahil talaga sa kapangyarihan ng Panginoon, at natalo nila Gideon yung mga kalaban, hindi sila gumamit ng espada. Pero talagang purely because of the power of God in their midst, kaya po sila nagtagumpay. At alam po natin ang kwento ng buhay ni Gideon. Nung una po, nagsimula siya from being fearful, but later on, he emerged as
isang matapang na warrior, mighty warrior of God. Bakit po niya ito, bakit po na, ito ang nangyari kay Gideon? Ang nakita ko po dito ay yung kanyang pagiging consistent doon sa kanyang commitment na gawin ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam natin na nung una, hindi pa po ganoon ang kanyang faith sa Panginoon. Kaya nga, di ba, humingi po siya ng sign. Sabi niya, meron pong lana dahil nga po matagal na nilang hindi nakikita ang kilos ng Diyos sa Israel. At ang idea nila ay hindi na kumikilos ang Diyos, hindi na naghihimala ang Diyos. Kaya parang wala na silang palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nung tinawag siya ng Diyos, siya mismo hindi na makapaniwala sa kanyang sarili na meron pang plano ang Diyos sa kanya, na meron pa siyang magagawa. Kasi ang idea niya, siya ang pinakamaliit sa kanilang pamilya, pinakamahina yung kanilang lipi. At ang idea nila, mas makapangyarihan ng mga Madyanita, wala na magagawa ang Israel. Pero iba ang plano ng Diyos. Amen po ba? Iba ang plano ng Diyos kapag ang Diyos gumawa sa buhay natin. Yung mga sa tingin natin ay mahirap at imposible, yung tingin mo parang hindi mo kaya. Pero kapag ka sumunod ka sa kalooban ng Diyos at naging consistent ka sa ipinapagawa ng Diyos, hindi pwedeng hindi mangyari ang ipinapagawa ng Diyos. Kasi ipinapagawa yan ng Diyos, plano yan ng Diyos sa iyo. Mangyayari yan. Amen po ba? At ganun po ang nangyari kay Gideon. Pero nung una, hindi po natin siya nakita na ganun po katatag ang kanyang pananampalataya. Alam natin na nung una, dahil nga po, hindi na nila nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa bansang Israel, siya mismo bago humakbang ng may pananampalataya, kailangan pa niyang subukin ang Diyos. Kung ako'y talaga tinatawag mo, pwede po ba na itong lana na ito ay basa at ang paligid ay tuyo? At ginawa naman ng Diyos. At hindi pa po yun naging sapat. Again, gusto pa niya talagang makasigurado kung talagang talaga siya ba ay tinatawag ng Diyos? O pwede po ba na, o yung lana naman ay tuyo at ang buong paligid naman ay basa? Nagsimula siya na puno ng takot, pero nung makita niya, makonfirm niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, nakita natin na mula doon hanggang sa pinapagawa ng Panginoon, matatagpuan natin that Gideon was consistently committed doon sa purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga mga kapatid sa Panginoon, maging sa bawat isa sa atin, dapat maunawaan natin, makita natin, na kung meron man tayong ipinupursue sa ating buhay, yun ay walang iba, kundi yung plano ng Diyos sa atin. Dapat yun, makita natin ang highest calling ng bawat isa sa atin is yung Christ-likeness. At yun yung hindi dapat nahahadlangan. Dapat yun yung sinisikap natin na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, ang tanong, pag pinag-usapan po yung being consistently committed, meron po itong mga involved na ilang mga mahalagang bagay. So, what are involved in being consistently committed to God's calling? Kung gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, anong kailangan mong gawin? Hindi po yan nangyayari instantly. Hindi po yan nangyayari ng biglaan. Meron po mga bagay na kailangan taglayin mo para mangyari, matupad ang plano ng Diyos sa iyong buhay. At apat na bagay po ito, at marami pa pong iba, pero I would like to list only four. At ito'y makikita natin dito po sa buhay nila Gideon. Number one po, na involved kapag gusto mo na maging consistent ka sa iyong commitment sa Panginoon, napakahalaga po ng number one is yung faith. Napakahalaga ng faith. Na alam mo, mayroong plano ang Diyos sa iyo at dahil yan ay pinisimula ng Diyos sa iyo, ang Diyos din ang gagawa niyan. Kaya nga, di ba, sabi po ng Philippians chapter 2, ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa ating mga buhay ay siya ring tatapos nito. So faith, at si Gideon kasama po yung kanyang mga tauhan sa pagtawag ng Diyos sa kanya, nakita natin yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagtugon sa pagtawag ng Diyos. At pinanghawakan niya yung pagtawag na yun ng Diyos kahit na may mga sabihin na natin, may mga sitwasyon na nung una, hindi pa niya agad mapaniwalaan. Pero all of this, pinanghawakan niya, tinanggap niya,
by faith. So, yun po yung unang involved. To be consistently committed in your calling to God, kailangan po kumilos ka, humakbang ka ng may pananampalataya. Believe, accept God's plan in your life at kung ano yung pinasimulan ng Diyos, kaya yung tapusin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Pangalawa po na involved is yung pagkakaroon ng focus or single-mindedness. Napakahalaga po ng pagkakaroon ng focus para po mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. When you are focused to your calling, ang maganda po nito, distractions are eliminated. Kasi po, habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, habang may pinapagawa ang Panginoon sa atin, ang kaaway naman i-distract ka. Pero kapag ka ikaw ay nakafocus sa pinapagawa ng Diyos sa iyo, yung distraction may eliminate at mangyayari yung plano ng Diyos sa buhay mo. At yan yung nakita natin sa buhay ni Gideon at nung 300 soldiers. Dahil sila po'y nakafocus doon sa pinapagawa ng Panginoon, they were able to defeat the Midianites sa kabila ng kanilang napakaliit na bilang. Kung titingnan po natin yung kanilang bilang from 32,000 naging 300 na lang, less than 10% or less than 1%. Less than 1% yung 300 sa 32,000. Pero yung less than 1% na ito, ito yung tumalo sa napakaraming mga soldiers ng Midianites. Bakit nangyari yon? Kasi mayroong mga consistent na tao, na soldiers, na handa na sundin yung ipinapagawa ng Panginoon against all odds. So imagine niyo, less than 1%, tas ang kalaban ay kasing dami ng mga, mas marami pa yung kamelyo, kung gaano karami yung kanilang kamelyo, ay ganun din kadami yung mga kalaban. Eh pag tinignan natin yun physically, di ba parang sabihin natin, pag ginamit natin yung ating physical na paningin, talo na agad. Pero dahil alam nila na may pinapagawa ang Diyos sa kanila, bahala ang Panginoon. At yun yung kanilang ginawa. Ginawa lang nila, sinundan nila yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. And thirdly, makikita din po natin dito yung courage, yung katapangan, yung boldness po nitong mga ni Gideon at nung mga soldiers. Hindi po naging hadlang sa kanila yung maliit na bilang nila. I believe ang nagbigay ng tapang sa kanila ay yung kanilang pananampalataya sa Diyos. At totoo po naman yon. Kahit na puno tayo ng tapang, pag wala tayong pananampalataya, makikita pa rin natin yung nothingness natin eh. Pero kahit duwag tayo, pero meron tayong pananampalataya, pinalalakas tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya itong sila Gideon, itong 300, talagang kaya sila nagtagumpay kasi meron silang pananampalataya, meron silang single mind para gawin yung plano ng Diyos, yung purpose ng Diyos. And they were able to embark yung malaking gampanin na pinapagawa ng Diyos na taluhin ng mga Midianites sa kabila ng napakaliit na bilang. Pero ang alam nila, nasa atin ng Diyos, kaya natin ito. Ang totoo, nung sila po ay nag-iisip pa din sila, medyo may takot pa din. Kasi totoo nga kaya na talagang ibibigay ng Diyos sa atin ang mga Midianita. Kaya ang ginawa po nila, nagpauna po sila ng kanilang sundalo. At doon sa kanilang pagpapauna ng mga sundalo, may narinig silang nag-uusap ng mga sundalo ng mga Midianita. At nanaginip po, at sa kanilang panaginip, ay talo na sila. Napanaginipan nila na yung kanilang kampo ay ginulungan ng kapangyarihan ng Panginoon. At nung marinig ito nila Gideon, natiyak nila. Talagang hindi dahil sa kanilang katapangan, kundi dahil sa plano ng Diyos na magtagumpay sila laban sa Midianita, kaya sila magtatagumpay. Kaya lalo silang lumakas ang loob. Amen po ba? So yan po ang involved sa atin pong pagiging consistent sa ating commitment sa Panginoon. And number four, mahalaga din po na makita natin na involved sa atin pong commitment sa Diyos ay sa plano ng Diyos sa atin, yung pagkakaroon din po ng self-discipline. And of course, hindi lang basta self-discipline, maging separation or isolation kung kinakailangan ay kailangan natin gawin para mangyari ang plano ng Diyos.
Minsan kasi ang isang hadlang para mangyari ang plano ng Diyos sa atin ay hindi tayo nagkakaroon ng sitwasyon o kalagayan na talagang kailangan nating ihanda ang ating sarili para sa ipinapagawa ng Panginoon. Ayaw natin ng separation. Ayaw natin na ang ating sarili ay mag-undergo ng self-discipline para mangyari yung purpose ng Diyos. May mga ganong pagkakataon na ang mga tao kaya hindi nagiging, kumbaga, yung pagiging champion ng katulad ni Manny Pacquiao, talaga hindi pangkaraniwan yung ginagawa niya kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang tao. Ang dami mga magagaling na mga boxer. Pero ang kaibahan ni Manny Pacquiao, he is willing to separate himself from among the common. Kung kinakailangang iwanan niya yung kanyang family for long training, kung kinakailangan niya na gumising ng maaga, kung yung iba ay tulog pa, ang champion gumigising ng maagang maaga yan. Kasi champion siya eh. O kumbaga, yun ay pinamumuhay niya. Kailangan niyang gawin yung mga pagkilos ng isang champion. Ipinapamuhay niya kahit hindi pa siya champion, pero namumuhay na siya ng katulad ng isang champion. At ganun din sa atin. Merong ipinapagawa ang Panginoon sa atin, and that is, ang ultimate purpose ng Lord sa atin is Christ-likeness. Na kapag tinignan tayo ng tao, ang nakikita sa luwalhatian ng Panginoon. Amen po ba? Ang nakikita ng tao sa atin ay ang larawan ng Panginoon. Pero paano mangyayari yon kung hindi natin ihiwalay ang ating mundo sa ginagawa? Ang ating buhay, hindi natin ihiwalay sa mga gawain ng mundo. Anong kaibahan natin kung tayo'y katulad pa rin ng mundo? So ano yung Christ-likeness doon? Ang makikita sa atin na hindi Christ-likeness, kundi worldliness. Kaya kung alam natin na ang purpose ng Diyos sa buhay natin is to be Christ-like, kailangan din nating matutunan yung separation from the world. Amen po ba? And to be separate with the world, Romans chapter 12 verse 2, we have to renew our mind. We don't have to conform to the pattern and system of this world. So, minsan kailangan yon. Minsan kailangan, ibig sabihin sa ating panahon na ito, to be separated from the world, kailangan din dyan na ang internet, ang mga media, kailangan mong dumistansya dyan dahil yan din ang umaalipin sa maraming mga Kristiyano kaya hindi nagiging Christ-like. Amen po ba? So ito yung mga ilang mga bagay na involved if we want to be consistently committed for God, for God's calling to happen in our lives. So bakit natin ito gagawin? Kasi nga, kinukonsider natin that God's calling, bakit tayo willing magkaroon ng self-discipline, even separation, because we consider God's calling in our lives to be the highest calling of all. Kung alam natin yung pagiging Christ-like, yung ipinapagawa ng Diyos na paglilingkod sa buhay mo, kung alam mo yan ang mahalaga sa buhay mo, gagawin mo itong mga involved sa pagiging consistent sa iyong commitment sa Panginoon. Ang mga bagay na ito ay makikita po natin na taglay ng mga tauhan ni Gideon. Yung kanilang faith, yung kanilang focus, pagiging focus or pagiging single-mindedness, yung kanilang courage. Makikita natin na pati yung self-discipline, lahat ng ito ay taglay-taglay nila Gideon at ng 300 men. They live in separation. They separate their lives doon sa mga common. Talagang pinili nila na sumunod sa Diyos kung kinakailangan at kung kailangan na gawin ang kalooban ng Panginoon at sila ay mapahiwalay sa kanilang mga pamilya, kailangan nilang gawin ito. Even yung pagdating po ng mga opportunities sa kanila, ay hindi po ito nakadistract sa kanila. Kaya ganun din po, mga kapatid sa Panginoon, itong mga bagay na ito na taglay-taglay nila Gideon para po yung commitment nila sa Lord, maging consistent sila, nagtagumpay sila. Bawat isa sa atin, dapat makita din natin na
maging taglay din natin ito, magkaroon din tayo nito. Ngayon, sagutin po natin yung tanong, bakit po nag-fail ang iba sa kanilang commitment sa Panginoon? Kung merong involved, may mga bagay, may mahalaga mga bagay na kailangan taglayin natin sa pagiging consistently committed to the Lord, ano naman ang makikita natin na reasons why some believers fail to do the will of God in their lives? Ano po yung mga reasons? Meron po akong tatlong reason na inilista. May marami pa po, pero dito po ay tatlong reason lang po ang gusto kong bigyan natin ng pansin. At ito din po ay nandito nga po sa ating pinag-aaralang passage. Ang unang reason po why some believers fail in their commitment to the Lord is inconsistencies, pabago-bago, mainit, minsan malamig, oo, minsan hindi. Magkukumit, tapos later on, mawawala. So inconsistent, yan po ang kalagayan ng mga nagfi-fail. May commitment, kaya lang yung commitment na yon, dahil nga inconsistent sa commitment, ano nangyayari? Hindi po nangyayari yung mabuting plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sabi nga po ay sala sa init, sala sa lamig. At sabi ng banal na kasulatan sa Revelations chapter 3 verse 16, ang sabi ng Panginoon ay malahininga. Ayaw ng Panginoon ang malahininga o yung lukewarm, yung alanganing mainit, alanganing malamig. Sabi ng Panginoon sa pahayag, chapter 3, verse 16, ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. So mga kapatid sa Panginoon, ang kalaban ng consistently committed sa will ng Lord ay yung mga inconsistent naman. Yan ang kalaban. Na ibig sabihin, hindi ito walang commitment. Meron, kaya lang inconsistent nga sa kanyang commitment. At nais ng Panginoon na maging consistent tayo. Kaya yun nga ang gusto ng Lord sa atin eh. Be consistently committed to God's calling in our lives. So yan po yung nakita ko, inconsistency. At alam ko, bawat isa sa inyo may mga kwento ng inyong pagsunod sa Panginoon ng inconsistencies. Bawat isa sa atin, amen po ba? But we have to admit na hindi ito mabuting katangian. Kasi kung mabuti itong katangian, gawin po natin. Amen po ba? Ang pagiging inconsistent po ba ay mabuting katangian? Di ba hindi? Kaya kung ito ay hindi mabuting katangian, isang bagay ito na kung gusto natin mag-commit sa Panginoon, isang bagay ito na sabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na this year maging consistent na ako. Maging consistent na akong inconsistent. At least consistent pa din. No, biro lang po. Ibig sabihin, alam natin, yung itong nakaraang taon, kung titingnan natin yung spiritual nating buhay, alam natin, maraming mga inconsistencies. Diba? Maraming mga pagkakataon that we committed our lives, Lord, mula ngayon. Ang tanong, kumusta na ngayon? Diba, meron tayong ganun mga commitment eh. Pero ang problema, nagkakaroon tayo ng inconsistencies with our commitment to the Lord. At yan ang unang-unang nakikita ko na kalaban ng pagiging committed sa Panginoon. Pero sila Gideon po at yung kanyang 300 men, napaka-consistent po nila sa kalooban ng Diyos. Kasi nung tinawag po sila ng Diyos, 32,000 yung una, at ito pong 32,000 na ito, ay alam nila na kaya sila po mandirigma, kaya sila soldier, ay para lumaban sa mga kaaway nilang mga sundalo din. So yun ang reason kung bakit sila enlisted sa army. Pero alam natin ang nangyari nung sabi ng Diyos doon sa mga Israelita, sabi, teka muna, Gideon, madami pa masyado kayo. Sige, sabihin mo, yung mga natatakot, pwede nang umuwi. At anong sinabi yun ni Gideon, pa natuwa yung iba, siguro talagang yung iba ay talagang first time sa gera at pagkakataon na ito para
Ayaw pa talaga nilang lumaban. Eh, binigyan ng option, kinuha yung option, umuwi. At ang sabi, umuwi ay 22,000. So doon sa 10,000, nandun pa rin yung 300. Consistent sila. Pero sabi pa rin ni Gideon, dami pa din. Baka sabihin nyo, kaya kayo mananalo dahil sa dami ninyo. O sige, ganito gawin mo. Papuntahin mo sila sa batis at yung iinom na hindi luluhod ay ibukod mo at yung iinom na katulad ng aso, umiinom na sa palad nila umiinom, ay ibukod mo yon. At ano po ang nakita? Pinauwi po yung mga tao na o yung mga sundalo na kung uminom ay parang makakita ng tubig, parang iinom lang sana ay bay, siguro yung iba nagtampisaw pa, naligo pa, parang nun lang nakakita ng tubig. Nawala sa kanilang isipan kung ano ba talaga ang purpose nila, bakit sila nandun para lang uminom. So sabi ng Panginoon, ibukod mo sa akin yung 300. So nakita ng Diyos yung consistency nitong sila Gideon at itong 300. Kaya they were able to advance to the next part nung paggamit sa kanila ng Panginoon. The rest, umuwi na sila. Nag-fail sila. Why? Kasi hindi sila inconsistent. I believe God can use more than 300. Kasi may panukat, wala naman sinabing bilang eh. Pero 300 lang ang nag-deliver. Kasi yun lang ang consistent. Kaya napakahalaga po ang ating pagiging consistent sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At ito ang unang dahilan kung ng marami kaya nag-fail, yung pagiging inconsistent. Number two po, na nakita kong dahilan na marami ay nag-fail ay because of fear. Maraming mga kinatatakutan. Yung iba ay kaya hindi pinupursu ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay sapagkat naunahan sila ng takot. Katulad nga po ng naunang natanggal sa hanay ng mga soldiers ni Gideon, yung 22,000, takot na takot po sila. Kaya nung sinabi ni Gideon, no, sige, yung natatakot, pwede nang umuwi. So na-justify yung kanilang takot at sila po ay bumalik. They failed because of fear. Now, tandaan niyo po, ang nagagawa po ng fear ay ito. Pag ikaw ay mayroong fear, yung pagde-decide ng pagkakaroon ng strong, decisive action para doon sa isang bagay, pagtakot ka, nawawala ito. Kaya kahit na minsan, alam mo, importante yung desisyon na gagawin, pero pag naunahan ka ng takot, yung desisyon na yon, pwede mong i-forgo. Pwede mong i-let go. Kasi ang nangunguna sa'yo, takot. At yun yung nangyari doon sa 22,000. Because of their fear, hindi na sila nag-advance doon sa ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Pinangunahan sila ng takot. Fear forced them to take the necessary, they failed to take the necessary, decisive, courageous action. Hindi pa man nila sinusubukan, umatras na agad sila. At yan po ang nagagawa ng fear sa ating mga buhay. It prevents us from taking that necessary decision that we need to take. At minsan, ito po ang nagiging dahilan kaya ang iba ay hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa mahirap ang kanilang gagawin, kundi dahil sa takot, hindi sila handa para gawin ang kalooban ng Panginoon, ayaw subukan, pinangunahan ng takot, kaya walang nangyari sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Pangatlo po at panghuli, nakita ko po na reason din kung bakit hindi po nagpo-progress ang commitment ng ilang mga believers sa Panginoon ay dahil sa mga distractions. Distractions, yung mga meron kang ginagawa, umaagaw ng iyong atensyon. Yan yung distraction. At ito naman ang naging case nung 9,700 na mga soldiers. They were distracted sapagkat dumaan sila sa tubig ng pagsubok. Now, as a soldier, gusto ko pong maunawaan ninyo ito, mga kapatid.
Lahat po sila pare-pareho ng sitwasyon. Tinraining po sila. Alam naman natin ng mga soldiers, talagang sanay po yan. Yung endurance, yung perseverance, ilan yan sa mga katangian ng mga soldiers. At kung sila man, itong mga soldiers na ito, yung 10,000 na natira, ay pare-pareho pong nagugutom at nauuhaw, tama po, pare-pareho po sila ng nararamdaman at nararanasan at that time. Kaya lang, ang naging problema sa kanila, dito po sa sitwasyon na sila po ay nakakita ng oportunidad para yung kanila pong pagkauhaw ay matighaw, naging iba yung reaction nung 9,700 doon sa opportunity na nakita nila. Because of their severe hunger, nung dumating sila doon sa tubig ng pagsubok, nandun po yung opportunity para matighaw yung kanilang uhaw and at the same time, gutom, at least sa pamamagitan ng tubig na maiinom, yung 9,700 ay na-overwhelmed ng opportunity. Kaya nung dumating sila doon, nakalimutan nila na sila ay soldier, ang nakita na lang nila o ang naisip na lang nila ay yung gutom nila. Parang si Esau, nakalimutan niya na siya ay panganay at bilang panganay, napakahalaga ng birthright na meron siya. Dalawang parte ng mana ang ibibigay sa panganay. Pero dahil sa sobrang gutom niya, ang naisip na lang niya ay yung pangangailangang pisikal at material at nakalimutan na niya yung kahalagahan ng espiritual. Kaya nung inoffer sa kanya ni Jacob yung pagkain, bigay mo muna sa akin yung birthright. Sabi niya, ano ba naman sa akin yung birthright? Ano ba naman sa akin yun? Di ba? Parang hindi niya pinahalagahan. Samantalang si Jacob, hindi siya panganay, pero napakahalaga sa kanya ng pagkakaroon ng birthright. Kasi parang yun yung authority. Pag meron kang birthright, ikaw yung panganay, meron kang kapamahalaan. E binaliwala yun ni Esau. At itong mga soldiers na 9,700, na overwhelmed din sila ng opportunity, nakalimutan nila na sila yung mga sundalo na sa harapan ng tubig, ang dapat lang nilang gawin ay uminom. Kaso anong uri ng pag-inom ang ginawa nila? Patulad daw ng lumuhod at talagang kinalimutan nila yung kanilang mga sandata at uminom ng uminom ng uminom. At dun pala sinusubok sila ng Diyos, anong uri ba ng mga sundalo ang gagamitin ko? Samantalang yung 300, nakita ng Diyos, nakita ni Gideon na may mga 300 soldiers na nung dumating doon sa tubig, kumuha ng tubig sa pamamagitan ng isang kamay, at katulad ng aso, iniinom yung tubig habang hawak nila yung isang kamay sa kanilang sandata. Na ibig sabihin, nauuhaw din sila. The same sa kalagayan nung 9,700. Pero hindi sila nagpa-overwhelm doon sa opportunity na dumating sa kanila. Bakit? Kasi alam nila, hindi pa tapos ang laban. Ito'y kailangan lang nila para tumighaw ng kanilang uhaw. Meron pa uling mga yugto na kailangan nilang ipagpatuloy. At kung meron mang biglang dadating na kalaban, kailangan nakahanda sila. And it was the 300 men who was ready for the next step or stage. At sila ang pinili ng Panginoon. Bakit? Kasi yung 9,700, they were distracted. They were overwhelmed with the opportunity that came their way. So ano po ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid, sa Panginoon, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos? Itong mga opportunity na dumadating sa atin, pag hindi tayo magiging maingat ng katulad ni Gideon at ng 300 men, it can also lead us away sa kalooban ng Diyos. Halimbawa po, kalooban ba ng Diyos na tayo po ay umaman? Kalooban po ba yun ng Diyos? Walang pinagbabawal ang Diyos na huwag tayong umaman. Wala pong pinagbabawal. Kalooban po ng Diyos ang umaman. Pero ang hindi kalooban ng Diyos ay dahil sa pagsisikap ng tao na umaman, mapalayo siya sa Diyos. Yun ang hindi kalooban ng Diyos. At minsan may mga opportunity for us to get rich na ang kapalit naman ay lalayo ka sa kalooban ng Diyos. Richness can lead you astray. Kung hindi mo makikita yung opportunity na yan,
na pwede mo lang yan auxiliary or pang-augment lang yan, pagdugtong lang yan, gagamitin mo yung mga pagpapala para i-advance ang kaharian ng Diyos. Pero kapag kayang kayamanan na yan ay naglayo sa'yo sa Panginoon, na-distract ka. Andyan po ba kayo? Na kailangan maging maingat tayo, ito bang dumarating na mga opportunity, kalooban ba ito ng Diyos o hindi? Kasi pag nakita natin, sinunggaban lang natin na sinunggaban yung mga opportunity na hindi natin alam, hindi na pala tayo nagqualify doon sa susunod na stage na inihanda tayo ng Panginoon, then, ano nangyari? Yung purpose ng Panginoon na derail. Kasi hindi na natin naipupurso yung kalooban ng Diyos. Yung buhay natin na palayo na doon sa talagang gusto ng Diyos. Kasi ang pinagtutuunan na natin ang pansin, yung opportunity na dumating sa atin. Katulad nung 9,700. Nakalimutan nila na dapat idepensa nila ang kanilang sarili bilang sundalo. Ang nakita nila, inom sila ng inom. Hindi sila mabuting soldier. Yun ang nakita ng Diyos. Katulad ng ating Panginoong Jesus, nung siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights, ano ang kailangan ng isang taong gutom na gutom? Of course, pagkain. At nandun si Satan, tinukso ang Panginoon, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Oh, napakasarap, no? Gutom na gutom ka, di ba? Tapos, wow, may kapangyarihan nga pala ako. E di ko gawing tinapay ito. Pero, hindi nagpauto ang Panginoon kay Satanas. Dahil sabi ng Panginoon, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hindi nawawala sa kanya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang Diyos lang ang kanyang pakikinggan, hindi ang tinig ni Satanas. Amen po ba? At dapat maging maingat po tayo. Yung mga dumadating na mga opportunity, naririnig ba natin ang tinig ng Diyos doon o inilalayo tayo ng opportunity na to para gawin ang kalooban ng Diyos? I hope naunawaan niyo po itong sinasabi ko, mga kapatid. Andyan po ba kayo? Sina Gideon at ang kanyang 300 soldiers, hindi nila nakalimutan na sila ay sundalo ng Diyos, na meron silang mahalagang purpose na ipinapagawa ang Panginoon sa kanila, and they were very consistent and they were committed to do the task that God has given us or given them. Kaya nung dumating po yung opportunity na uminom, tiningnan lang nila yung opportunity na yon na makakatighaw. At pagkatapos nila makainom, nagpatuloy na sila sa kanilang susunod na journey. Samantalang yung 9,700, parang ayaw nang umalis. Ang nakita nila, doon na sila at inom na sila ng inom. Nakalimutan na nila yung mahalagang purpose ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Sa atin po bilang mga mananampalataya, mga kapatid, napakahalaga po na talagang hindi natin inaalis yung plano ng Diyos sa buhay natin. Tandaan niyo, ang isang sandata na ginagamit talaga ng kaaway is distraction. Marami po mga mananampalataya distracted talaga. Madami po. At itong taon na to, hindi ko alam kung sa buhay niyo, kung na-experience niyo, kung ano yung mga distractions na ginawa ng kaaway sa inyong buhay. Pero kung magpapatuloy kayo, kung nakita nyo na distracted kayo, tapos magpapatuloy pa kayo sa distractions na yan, hindi mangyayari ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Kaya kailangan po itong mga distractions na ito, pag nakita na ninyo, talikuran ninyo, at sa halip magpatuloy kayo na ganapin ang kalooban ng Panginoon. Keep the main thing, the main thing. Ano ibig sabihin nun? Yun po yung tiningnan nila Gideon. Ang main thing is yung purpose ng Diyos, hindi yung tubig, hindi yung opportunity. Kaya hindi nila yun winawala sa kanilang buhay. The same thing sa atin. The main thing is Christ-likeness. The purpose of God in our lives. Yung pagtawag ng Panginoon sa atin, yung paglilingkod, yung pagsamba, yan ang main thing sa atin bilang mananampalataya. Yan ang dapat na ipinupurso natin. At hindi kayo dapat nadidistract sa purpose ng Diyos sa inyong buhay. Amen po ba? So dapat makita ninyo na may mga distractions ang kaaway, pero dapat hindi kayo madidistract. Bakit? Kasi nga po,
Yan ang gusto ng kaaway, for us to get distracted para hindi mangyari ang plano ng Panginoon. Pero ngayong taon na ito, anong team natin? We want to be consistently committed to the calling of God in our lives. Amen? Pero dito po ako magtatapos at gusto ko po na, alam ko, yun nga po, kung babaliktanawan natin ang ating buhay, yung iba kasi may mga tao na dahil distracted, wala na din yung fire. Kasi na-distract eh. At tulad nung 9,700, pinauwi sila. Ibig sabihin, distracted na sila. Minsan may mga mananampalataya, because of distraction, they don't have the fire to move on, to go on with the plan of God in their lives. Kaya nga mayroong mga tao, ang tanong nila, is it worth serving the Lord? May mga ganon at totoo yan ay makikita natin sa Malakias. Yun yung tanong nila sa kanilang sarili. Bakit pa tayo maglilingkod? Eh? Parang baliwala naman, para wala namang nangyayari. So, sino yung mga nagsasalita ng ganon? Yung mga nagsasalita ng ganon, yung mga tao na distracted. Kasi hindi na nila nakikita yung plano ng Diyos sa buhay nila. Parang nakikita na nila na pagsasayang na yung kanilang ginagawa. Is it worth it? Parang ganon ang kanilang iniisip. And I believe minsan sa bawat isa sa atin, meron tayong mga ganong moment na para bang alam natin na mabuti ang maglingkod sa Panginoon, mabuti na ang buhay natin na ibigay natin sa Diyos, pero somehow, because of distractions, parang yung paamo ng pagsunod sa Panginoon, isang pagsunod, mas marami yung pag-atras. Di ba? Eh, parang gusto mo naman talagang sumunod eh. Pero bakit ganon? Ang hindi ka sumusulong, parang umaatras ka. Why? Distracted. Kaya sabi po ng Malakias chapter 3 verse 14 and 15, sabi ninyo, ito po yung complaint ng mga mananampalataya, mga Hudyo. Sabi nila, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipapakitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo, ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. So ano pong tingin nyo dito sa mga taong ito? Pag tiningnan nyo po ang kalagayan ng mga taong ito, sila po ay distracted. They were having second thoughts of continuing serving the Lord. Why? Because for them, it is not worthy anymore. Anong dahilan? Pakinggan nyo yung kanilang reasoning. Instead of doing the main thing, ano yun, i-pursue yung kalooban ng Diyos, aba, ang naging buhay na nila ngayon, eto na sila. Kaya po sila na-distract sapagkat yung kanilang faith, na dapat sana, di ba, ano yung apat na involved para po sa atin pong pagiging consistent sa ating commitment? Ano una? Faith, yung focus, yung courage. Eh dito po, parang nawala na yung pananampalataya nila. At yung focus nila, hindi na sa main thing. Yung purpose ng Panginoon ang gawin nila. Kung hindi, ang focus na nila ngayon, parang sila na ang judge. Sila na ang humahatol. Pakinggan niyo po, sabi po dito, ina-accuse na nila ang Diyos na unjust. Hindi naman pinaparusahan ng Diyos yung hindi sumusunod sa Kanya. Yung mga palalo, hindi naman sumusunod sa Diyos. Bakit yun ang pinagpapala? So they began to accuse God at yung focus nila na wala na dun sa talagang unahin ang kalooban ng Diyos, ngayon ay naging judge pa sila. Gusto nilang hatulan yung mga hindi sumusunod para hindi naman sayang. Hindi, dapat parusahan niya. Kami naglilingkod. Pero sila ang pinagpapala. Eh, ano pang saysay ng paglilingkod? Kaya nawala po sa kanila yung main thing. Ang tanong, nangyayari kaya ito? Totoo po, nangyayari. In fact, ang dami pong mga, siguro may mga nababalitaan tayo, mayroon talagang mga tapat na mga lingkod ng Diyos
na alam natin, nagsimula silang maayos, pero later on, dahil may mga questions sila sa Diyos, may mga bagay sila na parang hindi nila maunawaan. Bakit kung siya ay Diyos, ba't ganyan? Yung trabaho ng Diyos, pinipilit na nilang i-explain sa kanilang sariling kaisipan ay samantalang ang sinasabi lang ng Diyos, be Christ-like. Sumunod ka sa kalooban ko at ipamuhay mo si Kristo. Eh, gusto na nilang maging Diyos at gusto nilang isolve ang problema ng mundo. Eh, hindi mangyayari yun. Diyos ang makagagawa nun. Kaya distracted po sila. At mayroon pong totoong mga tao na ganyan po ang nagiging kalagayan and later on, nawala po yung kanila pong galak. Nakita nila na ang paglilingkod ay sayang at baliwala. But today, mga kapatid sa Panginoon, I want to emphasize this. It's worth serving the Lord. It's worth serving the Lord. It's worth serving the Lord. Yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin is enough for us to serve Him. Kahit wala pa siyang ginawa because He is God, He deserves our worship. Pero dahil sa kabutihan at katapatan ng Diyos, inaabot niya ang ating mga pangangailangan kasi ganun siya kabuti. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak. Kaya nga, sa second part po ng Malakias, ito po, sabi naman ng verses 16 and 18 ng chapter 3, meron din pong isang grupo, kung yung isang grupo ay nag-complain at ayaw na nila, it's not worth it anymore to serve the Lord. May isang grupo naman. At ang sabi po, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh, narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. I wonder kung anong pinag-uusapan nila. Hindi binanggit yung una, yung mga nag-complain, binanggit yung kanilang mga complain. Hindi na dapat ganyan, may kanya-kanya silang complain. Pero itong isang grupo naman, meron din silang nag-uusap-usap din sila. Pero doon sa kanilang pag-uusap, masabi, narinig sila ni Yahweh. At nung marinig sila ni Yahweh, ipinatala ni Yahweh ang kanilang mga pangalan sa isang aklat. Sino itong mga nag-uusap-usap na ito? Itong mga nag-uusap-usap na ito, sila po yung nakita nila, it's worth it to serve the Lord. At pag nakikita mo na worth it na maglingkod sa Panginoon, worth it na ibigay mo ang buhay sa Panginoon, kung tayo'y makikinig sa kanilang usapan, ano bang maririnig natin kapag yung isa ay alam niya na nahihirapan yung isa at nandun yung isa na nakikita niyo yung nahihirapan, ano kaya ang pag-uusapan nila? Of course, mag-i-encourage yan sila sa isa't isa. Hindi sila maghihilaan at wag na tayong maglingkod, lumayo, umalis na tayo, wala namang nangyayari sa ating buhay. Yun yung unang grupo. Pero yung pangalawang grupo, sabi, nag-uusap-usap. Ano yung pinag-uusapan nila? Siguro sinasabi nila, kapatid, talagang, sa buhay na to, hindi naman talaga tayo excuse sa hirap . Pero napakabuti ng ating Diyos. Magpatuloy tayo. Amen po ba? Maaaring hindi natin naririnig yung kanilang usapan, pero definitely, I believe, encouragement yon sa isa't isa. They are encouraging each other doon sa panahon na sila'y nahihirapan. Kasi lahat naman talaga kapag tayo naglilingkod, hindi naman talaga madali. But we need encouragement from one another. At kapag ka nakikita ng Panginoon yung ating katapatan, ando ng presence ng Panginoon. Kaya nga, ang ganda yun, no? Narinig ng Panginoon. Ano ibig sabihin nung narinig ng Panginoon? Narinig sila ng Panginoon at nag-utos siya, sabi niya, ipinatalaan niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. At ano sabi ng verse 17? Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan sila magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Dito pinapakita sa atin the big difference. Ano yung malaking diferensya? Kung ikaw ay talagang naglilingkod sa Panginoon, kung nakikita mo that it's really worth it serving God, ipapakita sa iyo ng Panginoon na hindi ka nagkamali, na pinili mo na paglingkuran siya. Sapagkat tapat ang Diyos sa buhay mo, hindi kanya pababayaan. Hindi lang ipinatala ang pangalan mo,
Di ba sabi, papatala ang ating pangalan. Yun ang nakita natin. Their names were written. Ano pang sabi? God declared ownership to those who consistently committed to His calling in their lives. Mahalaga po ito sinasabi ng Panginoon sa atin. At ngayon pong taon na ito, sabi ng Panginoon, ipapakita ko ang kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Ipapakita ng Panginoon na lahat ng sumusunod sa Kanya, makikita ang kaibahan ng mga hindi nagtatapat. Ipapakita ng Panginoon yung kaibahan ng pagsama ng Panginoon sa bawat isa sa atin na pinipili natin na mangyari ang kalooban ng Diyos sa atin kesa doon sa mga tao na hindi na nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos. Makikita nila yung malaking panghihinayang, yung malaking pagsasayang sapagkat ang pagsunod sa Panginoon hindi kalugihan. Amen po ba? Talagang mahalaga makikita natin ang kaibahan na naglilingkod. Kaya ngayong taon na to, yun po yung ating gagawin. We will continue to serve the Lord. Bakit? Kasi it's worth it. Amen po ba? It's worth it. At ang sabi po dito, ako magtatapos sa verse na ito, sa isang book, at lagi niyo po ito nakikita ngayon sa ating pag-aaral, Exodus chapter 23-25, sa Tagalog at saka sa Ingles, ang sabi, akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Again, ang Diyos ay naghihintay ng ating commitment, naghihintay ng ating pagpapasya. Akong si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. So ito yung pangako ng Diyos sa magkukumit sa Kanya. Meron siyang ibinibigay. Meron siyang katapat na pagpapala sa mga pinipili ang kanyang kalooban. Ang sabi sa NIV, worship your God, the Lord your God. And His blessings will be on your food and water. Ang sabi niya, I will take away sickness from among you. Hindi ho sinabi dyan na hindi tayo magkakasakit. Ang sabi niya, I will take away. Bakit take away? Kasi may sakit, nagkakasakit tayo. But God promised He will take away our sickness. Ibig sabihin, ano man sitwasyon natin, maglilingkod tayo, may maayos man ang kalagayan o hindi, bahalang Panginoon sa kalusugan natin. Amen po ba? Kasi papakita ng Panginoon ang kaibahan na naglilingkod sa hindi naglilingkod. Kaya ngayon pong taon na ito, 2024, gusto ko po kayong tanungin, are you willing to commit your life to the Lord once again? Gusto niyo po ba na ipursu ng mabuti ang plano ng Diyos sa inyong buhay na sinasabi niyo ngayon, Lord, kung kayo man sa taong ito ay naging may mga times that you have been inconsistent with your faith in the Lord. Gusto niyo sabihin ngayon sa panahon na ito, Lord, I want to be consistent sa aking pagsunod sa iyo. Kaya kung kayo po yung merong ganyang decision, gagawin po natin ang pagkakataon na ito upang itaas sa Panginoon ang ating mga buhay. Gagawin po natin ang pagkakataon na ito para sabihin natin sa Panginoon na, Lord, use me exclusively for your glory. Willing niyo po bang gawin yan sa Panginoon? Are you willing to stand for the Lord by faith? Na willing kayo to step with a decisive action? Na sinasabi niyo, Lord, ngayong 2024, gusto ko po na mas lalo pang maging maalab ang aking paglilingkod sa iyo. Gusto ko nang kalimutan yung aking pagiging inconsistent. Gusto ko nang kalimutan yung aking pagiging fearful. Gusto ko nang kalimutan yung mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Pero samahan mo po ako. At kung nais niyo po yung gawin ngayon, nais ko po kayo na anyayahan, magstayo. You can even go in front and we will pray together. Sige po, ang sino man na nagnanais na magpahayag na sinasabi niyo, Lord, gusto ko pong maging consistent ngayon sa aking buhay. Gusto ko po, Panginoon, na ngayong 2024, Panginoon, gusto mo pong pangyarihin ang buhay mo sa akin, pero may mga sitwasyon sa aking buhay, Panginoon, na mas nadadaig ako ng takot. Pero this time, Lord, this year, Lord, I want, Lord God, na i-commit ang aking buhay sa iyo. May mga decision akong gagawin na pumipigil sa akin, natatakot ako. Pero this time, Lord, I want to decide. I want to take this step of faith, Lord.
na mula ngayon, susunod ako sa kalooban. Bakit? Kapag sinabi ng Panginoon, ipapakita niya ang kaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Ipapakita ng Panginoon sa kanyang mga anak ang kaibahan ng presensya ng Diyos sa inuunang kanyang kalooban. It is worth it to serve God. Hindi sayang ang paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, punais po ninyo na ikumitang inyong buhay sa Panginoon sa oras na ito. You can talk to God right now. Kayo mismo magsabi sa Panginoon ang inyong kapahayagan, ang inyong pagsunod. Yes, Lord, naririto po ang iyong mga anak, Panginoon. Kami po, bawat isa sa amin. Each of us, Lord, we have each other's inconsistencies. Lord, meron po kami mga inconsistencies sa aming mga buhay. But you want us, Lord, na magpatuloy pa, Panginoon, sapagkat sabi mo nga, Panginoon, marami pa mga greater things that you have prepared, Lord God, sa iyong mga anak na hindi namin na-experience when we are inconsistent with our faith. Kaya Lord, right now, Lord God, sa amin pong pagtayo sa iyong harapan, Lord, right now, Lord, naririto po kami, Panginoon, na amin po isinusuko itong aming mga inconsistencies na ito, Lord. Even, Lord, yung mga fears, Lord, kung ano man yung mga pumipigil, kung bakit hindi kami makapag-decide, makasunod ng mabuti sa kalooban mo, ano mang fear ito, Panginoon? Ano mang fear ito, Lord God? Lord, dinadalangin po namin, give us the faith, Lord, katulad ng faith na taglay nila Gideon, Panginoon. Yung taglay nila, Panginoon, na kahit maliit lang sila, kahit maliit ang bilang nila, alam nila magtatagumpay sila, Panginoon, kasi kasama ka nila. Lord, give us that kind of faith in the name of Jesus. Yung faith, Panginoon, na ng banal mong Espiritu ang nag-i-ignite, Panginoon. Yung Holy Spirit mo, Panginoon, na nagpapatotoo na binibigyan kami ng confidence. We are truly your children, Lord God. Na kahit na dumadaan kami doon sa mga iba't ibang pagsubok, Panginoon, kinoconfirm mo sa amin, Holy Spirit, that we are the children of God. Yes, Lord. Salamat, Lord God, na alam namin sa paghakbang namin ngayon, Panginoon, leaving 2023 behind, anumang mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Even yung mga fears na pumipigil sa amin noon upang talagang magawa namin ang kalooban mo, lahat ng iyon, Lord, amin pong isinusuko sa iyong harapan sa oras na ito. Even distractions in the name of Jesus. Lord, ano mga opportunities. Give us discernment, Lord, na makita namin na itong mga dumadating sa amin na mga pagpapala ay talagang pagpapala na hindi maglalayo sa amin sa iyong kalooban, hindi maglalayo sa amin, Panginoon, na ma-fulfill ang kalooban mo, Panginoon. Give us discernment in the name of Jesus. Spirit, bigyan mo kami ng discernment para makita namin na yung mga opportunity na dumadating sa amin, mga relationship, mga trabaho, o ano pa man, Panginoon, na mga opportunities. Give us discernment, Lord, para makita namin na ang lahat ng ito, Panginoon, ay pwedeng mag-augment lamang, pwedeng lalong maglapit sa iyo, sa iyong kalooban, pero hindi dapat ito maglayo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, naririto po kami, kinukubit po namin sa iyo ang aming mga buhay. Yes, Lord God, alam namin, Panginoon, dahil kasama ka namin, lahat ng bagay, Panginoon, ay aming magagawa. At salamat na sabi mo, Panginoon, papakita mo ang kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Father God, naririto po ang iyong bayan, Panginoon, ang iyong mga lingkod, Lord. Tumatayo sa iyong harapan, nagpapahayag, Panginoon. Nagpapahayag, Panginoon, ang kanilang pagtatapat ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, ng iyong mga anak na ito, Diyos, na tumatayo sa iyo katulad nila Gideon, Panginoon. Sila, Panginoon, ay magtatagumpay sapagkat ikaw ang kanilang kasama. I pray, Lord God, that your signs and wonders, Lord, iparanas mo sa iyo mga anak na ito na mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo sila mightily, Lord, in the name of Jesus. That when we pray for the sick, Panginoon, ay gagaling, Panginoon. We pray, Lord, na Panginoon, gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, lalo pang i-proclaim ang iyong kalooban, ang mabuting balita, Panginoon. Yes, Lord, we want to advance your kingdom, Lord. Makiyari po ang iyong kalooban at ang highest calling mo sa amin and for us to be Christ-like, Lord. Kaya, Lord, nandito po kami
Nandito po kami, Lord. Nandito po kami sa iyong harapan upang ipakita, makita ang larawan mo sa aming mga buhay. Cleanse us, Lord, from anything, Lord God. Magliwanag ka sa amin. Make us light and salt of this world. That we are not of this world, Lord. Hindi po kami taga-sanglibutan. Nakikipamahal lang kami dito. Hindi po sistema ng sanglibutan ang aming pinapumumuhay. I pray, Lord, that your servants will walk in holiness, Lord, in righteousness, in the name of Jesus. Patagpuan mo kami, Panginoon, that we are living by faith and not by sight, Lord, in the name of Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. At salamat, O God, kinukumit din po namin sa iyo ang aming mga families. We pray, Lord God, for your spiritual covering. Sa pamamagitan po ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, Lord, ay aming pong kinoconsecrate, aming pong kinocover ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, ang kanila po mga pinupuntahan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, that you will protect them from the evil ones, Lord God, in the name of Jesus. Even, Lord, yung aming pong mga trabaho at mga negosyo ay amin din pong itinataas sa iyo. Na sa pamamagitan nito, Panginoon, let your name be glorified, Lord God, whether we eat or drink. Mangyari, Panginoon, na ikaw ay nululuwalhati sa mga trabaho, sa mga negosyo. We even pray, Lord God, for promotion, Panginoon, sa iyong mga lingkod in the name of Jesus. We pray for increase, Lord, in the name of Jesus, para sa iyong mga anak upang may magamit kami sa pagkakawang gawa. In the mighty name of Jesus, we even pray, Lord God, for healing sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Kay Sister Conching, in the name of Jesus, continue to give her healing in the name of Jesus. You have promised, Lord, that you will take away every sin in the name of Jesus. Yeah, Lord, inaangkin po namin ang iyong pagpapagaling in the name of Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon. We give you glory, we give you praise. Salamat po, muli po namin kinukumit sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay, use us for your glory, exclusively bawat isa sa amin, para lamang kami sa iyo, Panginoon, para lamang kami sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Yes, oh God, thank you, Lord. Lord, salamat po sa mga leaders ng iglesyang ito. Thank you, Lord God, for raising up leaders, Lord, na kaagapay ko, Panginoon, para po sa malaking kampanya na inilagay mo sa akin. Hindi ko po ito kaya kung wala ka. Hindi ko rin ito kaya, Panginoon, kung ako'y nag-iisa. Kaya thank you, Lord God, for raising up leaders, Lord, sa iglesyang ito. Maging sa iglesia ng Louisiana at ng Sariaya, Panginoon. Salamat sa mga likod mo, Panginoon, na itinatayo. Salamat din sa mga pamipamilyang miyembro, Panginoon, ng iglesyang ito. Even, Lord, ngayong taon na ito, sa mga lingkod mo na gagamitin mo pa, Panginoon, idadagdag mo, Panginoon, sa mga lingkod mo, Panginoon, na nag-commit at magpapagamit sa ministry nito, Lord. Makita namin, Panginoon, yung katuparan nito in the name of Jesus. At aking pong sinasansala anumang distraction ng kaaway in the name of Jesus. Amin ito ngayon pa lang, Panginoon, na hinahadlangan sa pamamagitan ng authority na ibinigay mo sa amin bilang iyong lingkod in the name of Jesus. Walang anumang gawaan ng kaaway, Panginoon, na makadidistract sa iyong mga anak. Ang aming ipupulfill, Panginoon, ay ang iyong plano sa gawain ito ng Jewels Fellowship and Ministries. Amin po itong ipinapatupad ayon sa iyong mabuting kalooban in the name of Jesus. Lord, we even pray, Lord God, for your continued abundant blessings, Lord, sa pamipamilya upang ang pangailangan ng iglesyang ito ay matagpo. Lord, kung kalooban mo, give us, Lord, new location. We pray, Lord, mas malaking lugar na hindi na mahirapang umakyat, Panginoon, ang mga elderly. We pray, Lord, kung kalooban mo, Lord, ipakita mo, ituro mo sa amin. Hindi namin alam, pero nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Your will be done, Lord God. Your will be done. Your will be done in the name of Jesus. Salamat po, Jesus, sa iyong lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, Lord God. Thank you, Lord. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon. Taas niyo po ang inyong kamay upang tanggapin ang pagpapala ng ating Diyos. Thank you, Lord God. Salamat po sa pananambahang ito. Salamat po sa pagtatapos ng taon na muli, O Diyos, kung paano sinamahan mo kami ngayong 2023. Kasama ka namin, higit pa, Panginoon, ay papadama mo ang presensya mo ngayong 2024. And we are confident enough, Lord God, dahil
ang confidence namin ay nasa iyo. Kaya salamat, O Diyos, sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. Thank you, Lord, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang patuloy na pagpisan ng Banal na Espiritu Santo ang patuloy na sumaati lagi ngayon at magpakailanman. Muli ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you po. Hallelujah.